Marami pong conflict sa buhay, and conflict can take away our concentration. Conflict can rob us of happiness, and especially conflict can rob us of peace and fruitfulness. The Bible records the mother of all conflict, yung pong pinakapinag-umpisahan ng maraming conflict. When God commanded Adam and Eve not to eat the forbidden fruit, but nevertheless they ate the fruit, at pagkatapos nagkaroon ng sisihan. Genesis chapter 3 verses 12 to 13. The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So, matapos silang gumawa pareho ng mali, nung tinanong ng Panginoon si lalaki, "Ginawa mo ba?" Sabi niya, "Yung babae pong dinala niyo dito eh." So, hindi lang niya sinisisi yung babae, sinisisi rin niya ang Diyos. Na siyang nagsabi sa kanya na, "Eto ang babae, ibibigay ko sa iyo." Sabi niya, "Eh kasi parang ang answer is, kung hindi niyo ba ako binigyan ng kasama dito, di wala sanang nag-tempt sa akin." So, nagkaroon ng conflict si Adam with God, and of course, Adam with Eve, kasi sinisisi niya rin yung Eve. At sabi ni Lord kay Eve, "Totoo ba? Nagilawa mo ito? Ayun pong ahas. Siya ang nag-deceive sa akin." So, nagsisisihan at nag-umpisa ang mga interpersonal na mga gulo. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay pagharap sa isa sa mga pinakamalaking problema sa araw-araw na buhay, living above conflict. Sapagkat maraming mga conflict sa ating buhay. The root of all human conflict is simple. The root of all human conflict is only one, and it is conflict with God. Merong conflict ang mga tao dahil merong conflict ang mga tao sa ating Diyos. So, the root is conflict with God, therefore also conflict with God's Word, God's teachings, God's standards, God's law. God is the author of all morality. Kaya pag meron po tayong ginagawang immoral, wrong, unrighteous, we not only come into conflict with people who are directly affected by what we do, but actually we come into conflict with God who is the author of all moral law. And God's law is written in two ways. First of all, it is written formally, on paper, in the Bible, carved in stone, formal. 2 Timothy 3:16-17, "All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped for every good work." So nandun yung Bible, nakasulat. Hindi ka na makakalusot, nadidinig mo, sinerecite ng iba, itinuturo. But the Bible also, or God's Word, is written informally. It is written in people's hearts. Walang excuse ang mga tao kahit sa sabihin, "Hindi kami nakabasa ng Bible kahit kailan." O hindi ako nakakabasa lagi, o kulang ang aking pagbabasa. Because though the Bible or the Word of God is written formally, it is also written informally, and it is written in people's hearts. Romans chapter 2, verses 14 to 15. "Indeed, when Gentiles who do not have the law, do by nature things required by the law, they are a law for themselves. And even though they do not have the law, since they show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences are also bearing witness, and their thoughts now accusing, now even defending them." So yun daw po mga tao na hindi nakabasa ng Biblia, walang excuse. Hindi mo pwedeng sabihin, "Hindi ko kasi nabasa eh." Kasi isinulat naman ng Diyos ang kanyang batas sa puso ng mga tao. Kaya nagbabasa ka ng Biblia, o hindi, alam mo na masama ang masama at alam mong mabuti ang mabuti. No person can feign ignorance of God's law, of God's morality, and of God's righteousness. Kaya mabuti po, halimbawa, hindi ako marunong mabasa ng Bible, hindi ko alam lahat ang sinasabi dyan. One primitive test, one very basic test, that we know God's law is the golden rule. Sabi po ng Luke 6:31, "Do to others as you would have them do to you." Kung ano ang gusto mong gawin sa inang kapwa mo, gawin mo sa kanila. So alam natin na gusto natin ang tao ay polite sa atin, tapos impolite tayo sa iba, we are already breaking God's law. Nakasulat naman sa ating puso. Gusto natin iginagalang tayo, tapos hindi tayo nanggagalang. Gusto natin hindi tayo dinadaya, tapos nandadaya tayo. Alam natin that we are breaking the very basic law of God. No one needs formal religion to know what is right and what is wrong. Kadalasan pa nga, mga sobrang religyoso, yun ang namamanhid sa right and wrong eh. Kasi akala nila, kung ma-religious sila, marami silang ginagawang mali, tuloy naman ang religious life nila, parang nagmumukhang tama na rin yun. Kaya mas madalas pa, mas madaling turuan ng mga kabutihan ng Diyos, yung mga hindi religyoso. Kasi at least alam nila kung saan sila nakatayo. They know where they stand. But religious people who are callous to God's Word,
religious people who insist on doing what is wrong and run away with it and even hold ministries or offices, these are the people who can be so terribly lost. And conflict arises from that God comes into conflict with people who break His law. Ano po ang nangyayari sa mga lawbreakers ng Diyos? People who break God's law, who offends God's righteousness, get into conflict, first of all, with God, obviously. When we break God's law, we come into conflict with God. Romans 2, verse 5. But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment is revealed. And verse 8. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. So, ang Diyos ang kalaban, nauuna ang conflict natin with God when we break God's law. But, people who break God's law also come into conflict with people who obey God. So, kung binray ko ang mga law ng Panginoon, nakikiconflict ako sa Diyos, tapos nakikiconflict ako sa mga tao na maka-Diyos, na sumusunod sa Diyos at nasa panig ng Diyos. Natural, kakampi sila ng Diyos, kinalaban ko ang Diyos, kalaban ko rin sila. People who break God's law come into conflict with people who subscribe to God's law, and who are on God's side. 1 John 4:6, we are from God, and whoever knows God listens to us. But whoever is not from God does not listen to us. So nagkakaroon ng division. Either people are belonging to God or not belonging to God. And if you oppose God, you come into conflict not only with God, but also with people who are with God. But then again, it doesn't stop there. When you break God's law, you also come into conflict with people who are also disobedient. Sabi nga nila, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. So oras na hindi ko sinunod ang Diyos, nilabag kong kanyang kalooban, nagkakaroon ako ng conflict with God, with the godly people, at meron pa rin akong conflict with the ungodly. Kasi kalaban ko rin sila. Pare-pareho kaming lumalaban din sa Diyos, but it doesn't mean na magkakampi na kami. Because those who oppose God do not find unity among themselves. They also oppose each other. These fellow offenders can be breaking the same and different facets of God's moral law. But nevertheless, because of their disobedient and sinful heart, they will never be friendly with anybody else, even with their fellow offenders. So nako-complicate po ang conflict when we come into conflict with God. Conflicts arise from wrongdoing. So Proverbs 22 verse 8, he who sows wickedness reaps trouble, and the rod of his fury will be destroyed. So, nagkakaroon ng mga conflict when people do wrong. Pag may conflict ang buhay nyo, natural merong nangyaring mali. Either ginawa ng iba, ginawa nyo, o pareho nyong ginawa. Wrongdoing leads to conflict. Conflicts also arise from selfishness. James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you will find disorder and every evil practice. When people are selfish, you will find all kinds of evil deeds. Nakaka-conflict. When we are inconsiderate of others, nagkakaroon ng conflict. Kaya ang itinuturo ni Lord, laging yung puro kabaligtaran nito eh. Maging mabuti ka, para hindi magka-conflict. Another fruit of conflict would be, or another root of conflict would be, ignorance or misunderstanding. When people are ignorant of what people do, what people really mean, when people are ignorant of the motives of each other, there comes conflict. Ephesians 4:18. They are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their heart. So may conflict. That's why it is important to be liberated by the truth. Na hindi natin dinajudge agad ang isang tao, ang isang action, hahanapin natin yung truth. Because misunderstanding and ignorance leads to conflict. And conflict also breed more misunderstanding and ignorance. Of course, conflicts also arise from unkindness. When we are unkind, when we are not nice to people, sabi sa Proverbs 11:17, a cruel man brings trouble on himself. A cruel man brings trouble on himself. Conflicts also arise from lack of forgiveness. Hindi tayo nagpapatawad.
Nagkakamali ang mga tao, walang patawaran, pagalingan pa sa paggawa ng mali, sa pag you outdo each other in trying to do evil, there is continuous conflict. Job 7:20-21. If I have sinned, what have I done to you, O watcher of men? Why have you made me your target? Have I become a burden to you? Why do you not pardon my offenses and forgive my sins? So itong si Job na nanalangin siya sa Panginoon, sabi niya, o kung nagkamali po ako, Lord, ba't di nyo lang ako patawarin para matapos na ang paghihirap ko? Sapagkat kinikilala rin niya na pag may pagpapatawad, tapos na ang gulo. But of course, medyo mali yung perception dito ni Job dahil hindi naman siya pinaparusahan ng Diyos eh. He was put on trial, not under punishment. But if there is forgiveness, conflicts end. Kaya po pag may mga conflict, maraming conflict, this is difficult to do. But what we should all strive to do is do not be deceived into hating fellow humans. Pag may kaaway ka, mayroong kaka-conflict, huwag tayong padaya sa kaaway na mamuhi tayo sa tao. Kasi yung tao, kadalasan, minamanipulate lang yun ng evil spirit na pinapayagan naman niya na magmanipulate ka sa kanya. Usually, when there's a fight between people or among people, it's really a fight in the spiritual level. The good that is in the good people, the bad that is in bad people, are actually quarreling in a higher level of conflict. Therefore, sumusunod lang yung mga katawan natin, yung physical world, sumusunod lang. All quarrels are really spiritual in nature. The fight is really against evil spirits. It's not much of a fight against fellow humans. Sometimes yung mga tao na to ay nai-influence lang ng masasamang espiritu, kaya sila nagkakaganon. At kadalasan, when the evil spirits cannot attack you directly, they attack you from your family, from your sisters, from your brothers, from your mother, from your father, from your husband or son, kung hindi ka ma-attack directly. Kaya nakikita mo rin yung mga tao, sa biglang tingin, ay mukha rin kesa masama nila, pero may gumagawa rin espiritu behind them. Kaya lang nga, pinapayagan nila na gamitin sila. O baka, meron namang mangilan-ngilan talagang kaibigan nila, yung mga evil. Kaya sila ang nagagamit. Ano pong sabi sa Ephesians 6:12? For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So ang labanan, hindi talaga physical, hindi mano-mano, spiritual. The struggle happening in the physical level is only a manifestation of a struggle happening in the spiritual level. Kaya dapat i-spiritualize natin yung mga event. Ah, I can see the hand of the devil at work here. Ginagamit ito, ginagamit yon. So, mababawas-bawasan yung direct na pagkamuhi mo o pagkagalit mo sa tao. Dahil iniisip mo, nagagamit ito. Kaya lang, responsible din yung tao. Bakit naman siya nagpapagamit? Merong masasamang espiritu na laging kumikilos. Lalong-lalo ikaw ay mabunga sa Panginoon, lalong-lalo effective ang iyong ministry, lalong-lalo nag-decide ka na magpapakabuti, susundin mo ang Diyos, guguluhin ka ng masasamang espiritu. At sino ang gagamitin? Yung mga supposedly malalapit sa iyo. Sino ba ang sumisira sa kapwa di makaramihan yung malapit sa kanila? Kaya nga ang nang sinasabi nila, it's lonely at the top, leadership is lonely. Because leaders try to eliminate so many people who try to come close. Because these same people who can become sources of comfort can become channels of the devil para ka rin guluhin. Nangyayari yun. What are the bitter fruits of conflict? Pag may conflict ang buhay, ano ba yung mga mapapait na mga bunga nito? First of all, because it's falling out with God. When we come into conflict with people, we have come into conflict with God first. Sumunod na lang yung people. So falling out with God. Therefore, no blessing, just a curse. Pagka meron tayong falling out with God, ano ba yung kasunod doon? Discipline or punishment. Therefore, bitter pa rin. Conflicts also end up with falling out with people. Nawawala ang ating mga workmates, nawawala ang mga taong malapit sa atin, nawawala yung mga taong nakakapagpaganda sana ng mundo natin kasi may conflict, nawawala sila. Kaya mahirap po yung merong conflict. Even if your conflict is with the ungodly, it still is not worth unless talagang it's coming to you and you cannot help it. So, ang mga bunga po talaga ng mga conflict, disunity. Kung ito sa pamilya nangyayari, kung ito nangyayari sa kumpanya, sa corporate setup, there's disunity when there's conflict. Then, division.
Siyempre, pag hindi nalutas, division. Then opposition. People fight. It ends up in fights. Then, of course, destruction. Nagtagumpay si Satan. Ang sabi ni Lord tungkol kay Satan, he comes only to steal, to kill, and to destroy. So, yung ending, destruction, panalo si Satan. Kaya pag may gusto makipag-awit sa inyo, pinatulan nyo naman, na-destroy kayo, panalo si Satan. Pag meron tayong gustong awayin, nasira nga natin siya, panalo si Satan. May sumisira sa atin, pinatulan natin, panalo pa rin si Satan. That's why we have to be very, very wise. Anong sinasabi sa Bible? Kailangan, be watchful. The devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Naturally, conflicts bring discomfort into our life. Yung dati, pag nakikita mo siya, pleasant. Ngayon, pag nakikita mo, unpleasant na, it's very uncomfortable. Then, irritation. Difficulty. Conflicts bring frustration. Because sometimes, may ginagawa ka, sinisira ng iba, dahil lang, may conflict kayo. And it brings failure to many people. Inevitably, everybody who goes into conflict ends up with some form of pain. Merong pain. Lahat nasasaktan. Let's take a look at uprooting conflict from our lives. Paano ba yung binubunot? Paano ba natin i-address? Merong isang kasaysayan, minsan tinatawag nilang the story of the prodigal son. And it tells us about conflict. Conflict between father and son. Son and another son. Or between brothers. Luke 15:11-24. There was a man who had two sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in the whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his field to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired men have food to spare? And here I am, starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Isa pong kasaysayan na familiar tayo. May dalawang magkapatid. Yung isa doon ay sinabi sa kanyang magulang, Hatiin niya na po ang kayamanan at ibigay na sa akin ang mana ko, eh buhay na buhay pa yung magulang. At matapos ibigay sa kanya yon, siya ay nagpakalayo-layo, nilustay niya sa isang pamumuhay na puro sarap ang inasikaso at kanyang itinapon ang mga matagal na inipon ng kanyang magulang na kanyang namana. At nung naubos na yon, pati yung bayan na pinuntahan niya ay dinalaw ng dilubyo. Dala-dala niya ang dilubyo kasama niya. So nagkaroon ng taggutom sa bayan na yon, na masuka na lamang siya na tagapagpakain ng mga baboy at dahil kulang ang pagkain, kahit para sa mga tao, ay siya inggit na inggit sa mga baboy at pinagnanasaan niya yung kinakain ng mga baboy na sana man lang ay makain niya. At doon sa ganong kalagayan, ay dumating ang kaliwanagan sa kanyang isip sapagkat siya nag-isip-isip. At sabi niya, mabuti pa yung mga katulong sa bahay ng aking ama. Kumakain sila ng mabuti, di gaya ko. So, katulong na rin lang ako dito, uuwi na lang ako sa bahay, at sasabihin ko sa tatay ko, kuha niya na lang ako bilang katulong. Makakain man lang ako. Kahit dito nga, katulong na ako, hindi pa ako nakakakain, mabuti pa doon sa bahay ng tatay ko. At dahil nakuha ko na lahat ng mana ko, hindi na ako aasang itatrato pa niya na parang anak. Katulong na lang, mabuti na rin ang mangyayari sa akin kesa ganito. So siya ay tumayo, naglakad, umuwi. At ano pong ginawa ng kanyang ama, nakita siya malayo pa lang,
sinalubong siya, hindi sa inantay makarating sa pintuan, sinalubong, binigyan ng balabal, which is also really a status symbol. Binigyan ng sing-sing, sandals, at ipinagpiesta pa ang kanyang pagbabalik. Ano po ang makikita natin dyan na mga hakbang towards the resolution of conflict? Maaring conflict with God, conflict with fellow men, conflict within ourselves. First of all, people who will find resolution for conflicts go through God-led reflection. Kailangan po merong reflection o pagbubulay-bulay. Importante yon. That's how resolution came about. There was reflection. Nag-isip. Kailangan kung tayo ilagi na lang nagkaka-conflict, mag-isip. And then there was realization or kaliwanagan. Naliwanagan ang kanyang nadidimlang isip. Nakita niya ang kanyang kamalian. Ang hindi niya nakita yung kamalian ng kapwa, ang nakita niya yung kanyang kamalian. And then there was repentance. Pagbabagong loob, paghuhunos dili. Siya ay nagbalik loob sa Diyos. Pinagsisihan ang kanyang kamalian. Sabi niya, I have sinned against heaven and against my Father. So alam niya na hindi lang siya nagkasala sa kanyang ama as fellow human being, nagkasala siya sa Diyos. And there was resolution. Pagtapas siya. Nakita niya ang kanyang kalagayan, napagtanto niya ang kanyang kamalian, nagsisi siya, at nagpasya siya na mayroong gawin tungkol sa kanyang realization, and what he did was to return. Bumalik. Meron siyang pagbabalik loob, at literal, pagbabalik talaga. Bumalik siya sa kanyang ama. Alam niyong lalayas-layas kayo pagkatas ang yabang-yabang niyong umalis, hindi naman madaling bumalik. Pero bumalik siya. Nagpakababang loob at bumalik. At dahil ginawa niya yung reflection, realization, repentance, resolution, and return, what followed was restoration. Ang pagbabalik sa sarili, ang pagbabagong buhay, yung pagbalik sa tama at sa maganda. Hindi man siya karapat-dapat, binalabalan siya ng kanyang ama, sinuotan siya ng sing-sing, ng sandalyas, at pagkatapos, dahil nangyari yun, nagkaroon ng rejoicing, pagdiriwang, pagsasaya. So kung babalik tayo natin ng istorya, gusto natin sa buhay rejoicing. Di kailangan magkaroon ng restoration. Pabalik ang istorya. Kailangan may restoration sa relationship natin with God and with other people whom we have wronged. Remember, yung gumawa ng mali ang gagawa ng restoration, ha? Hindi yung nagawa ng mali. Yung nag-isip at na-realize ang kamalian niya, gagawa siya ng hakbang. Ang nagbibigay ng restoration, ang nagpapatawad, yung pinagkamalian. Pero bago yon, kailangan merong return. Bumabalik. Nagpapakumbaba yung nagkamali. Nagkakaroon siya ng return dahil nagkaroon siya ng resolution. Nagkaroon siya ng resolution because there was repentance. There was repentance because there was realization. And there was realization because there was reflection. So you want rejoicing? First of all, you've got to have reflection. Kailangan mag-isip-isip tayo. Yung mga inaway natin, isip-isipin natin, gano'ng kalaki ang aking kamalian. O inaway tayo, pero pinatulan mo rin, nakamali ka na rin, meron ka na rin participation. We've got to reflect. Hindi tama na pagka merong conflict, ang iniisip mo lang lagi, kamalian ng iba. Iniisip mo rin yung kamalian mo. At i-declare mo lang yung sarili mo na hindi talaga guilty kung matapos na sinuri mo ang sarili mo, nagpasuri ka sa mga godly men and women na hindi biased, objective sila, eh sinabing hindi ka talaga may kasalanan dyan. Kasi paminsan-minsan, nakaka-conflict ka talaga with others na talagang hindi ikaw yung may kasalanan. Pero madalas, may kasalanan ka rin. Ang nangyari lang kumisa, nauna sila, pero ikaw naman yung sumunod, may kasalanan ka na rin. But if you, after thorough reflection, through God's word, through the advice of godly men and women, and through prayer, reflection, nakita mong wala ka talagang mali, edi wala. Pero kadalasan, pag lubos tayo nag-reflect, makikita natin may kamalian din tayo. Wala namang taong may gusto na malungkot ang buhay niya. Gusto ng mga tao rejoicing, gusto ng mga tao restoration. Gawin ang dapat gawin. Reflect. Magbulay-bulay. Magnilay-nilay. Sabi nga nila. Mag-isip ng mabuti. You've got to have quiet moments so that you are quiet enough to hear your mind think and to hear the voice of the Spirit. Because most of the time, the Spirit speaks in whispers. The devil speaks through shouts, through loudness, so he can get your attention. But only those who reflect, who slow down, who quiet themselves, hear the soft voice of the Spirit.
Ano po ang maiko-conclude natin sa conflict, sa pag-handle nito, sa pag-react dito? Right relations with God affects right relations with people. Pag lagi po tayong napapagulo sa mga tao, pag ang relationship natin nag-uumpisa ng mabuti, ang ending magulo. Pag lahat ng dati nating kakampi, ang ending nagiging kaaway. Pag yung maganda nating samahan sa umpisa, ang nagiging dulo lagi, si galot, tiyak, hindi tama ang relasyon natin sa Diyos. Kasi kung minsan yung iba sabihin, paano ka po ba malalaman kung maganda ang relasyon ko sa Diyos? Tingnan mo ang relasyon mo sa mga tao. Kasi ang relasyon mo sa mga tao ay salamin. Nakakabakasan mo ng relasyon mo sa Diyos. Walang tao na mahusay ang relasyon niya sa Diyos na magulo ang relasyon niya sa kanyang kapwa. Merong mangilan-ngilan na talagang maka-Diyos, tapos meron ding mangilan-ngilan na magulo kasi ginugulo siya ng mga mangilan-ngilang impacto sa paligid. So kung mangilan-ngilan lang yon, pwede mo pang sabihin na siguro talagang mali sila, tama ako. Pero pag ang dami-dami-dami mo ng kaaway, ang dami-dami mo ng kagalit, ang dami-dami mo ng nakakasiraan ng loob, siguro dapat mag-isip-isip ka na ikaw na yon. Out of 100 people, there will probably be one or two who will not like you. Maybe up to 5. Kung hanggang doon lang, out of every 100, baka normal. Pero kung 20, 30, 40, out of 100, 60, 70, 90, ikaw na lang ang kakampi mo. Mag-isip-isip na tayo na siguro ako talaga yung mali. Kung minsan maliligid ka ng mga tao na kalaban yun, sumbong-sumbong sa'yo, alam mo, ganun siya. Pero gusto ko sabihin, kung mabuti ka, bakit ang dami mong nakakalaban? Alam nga naman, ang sama ng lahat, ikaw na lang bukod tanging mabuti. So isa po yan na test ng relationship natin sa Diyos, our relationship with people. At kung tayo convinced na sila lagi yung masama, teka muna, reflect. Mag-isip na mabuti. Dahil baka nadadaya tayo ng kalaban. At magtiwala tayo sa assessment ng Diyos. Sa assessment ng mga maka-Diyos na tao na nakapaligid sa atin. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Yun ang importante doon na verse dyan. Huwag lang tayo umasa sa sarili nating pamantayan, sa sarili nating iniisip, sa sarili nating mga karunungan. Sabi, do not lean on your own understanding. Huwag mong i-judge lahat ng tao hindi mo kasundo na mali. Dahil sabi ng understanding mo, mali sila at tama ka. Huwag ka magtiwala dun. Ang pagtiwalaan natin yung bunga, sapagkat sabi, ang mabuting puno ay hindi nagbubunga ng masamang bunga. Ngayon, masama ang bunga ng lahat ng pakikitungo mo sa mga tao. Siguro masama ang puno. Bakit mo ipagpipilitan sa akin na maganda ang iyong puno, ang pangit na yung mga bunga? Kaya kailangan, reflection. Nothing can be changed unless you face it first. So, kailangan harapin ang katotohanan tungkol sa atin. At kung tayo maka-Diyos, natutuwa sa atin ang Diyos, dapat payapa ang buhay natin kung may nanggugulo man. Yan nga, out of 100, dalawa, tatlo lang. Employer ka halimbawa, buwan-buwan na lang, nagpapalit ka ng empleyado, wala nang matira. Kung may kaisa-isang natitira, ang daming nawawala, alam nga namang mali lahat yun, mag-isip-isip ka rin. May kaibigan ka, lagi na lang kayo nagkakagalit, ang ending mo, wala kang kaibigan. Magkakaroon ka uli ng kaibigan pag nasa ibang lugar ka na hindi ka bistado. Tapos may kaibigan ka uling bago, mamaya magkakasira na naman kayo, mag-isip-isip naman. When a man's ways are pleasing to the Lord, he makes even his enemies live at peace with him. So, unahin po natin ang Diyos, yung pakikitungo natin sa Diyos, at malalagay lahat sa tama ang pakikitungo natin sa iba. Knowledge of God and obedience to God's word affect a harmonious, fruitful life. So Joshua 1:8, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So huwag ilayo ang kabutihan ng Diyos sa ating puso. At ang ginagawa natin, magiging prosperous and successful. Ano po ba yung requirement bago ka maging prosperous and successful? Dapat merong peace. Dapat peaceful ang iyong buhay. Dapat yung conflict nawawala. Kung sa kabila po ng ating assessment,
Meron pa rin tayong conflict with several individuals. At talaga nagpasuri na tayo sa Diyos. Nagpasuri tayo sa godly advisors. At talaga natiyak nating hindi tayo yung problema, kundi yung mga taong yon. The Arabs have a saying, close the door that brings in the draft. Alam niyo po kasi mga bahay ng mga Arabo, wala namang mga medyo agwa at wala mga bintana. So yung pinto lang ang binubuksan nila para pumasok ang hangin, pumasok ang liwanag. Pero kung umuulan at umaanggi yung ulan at dinadala ng hangin papasok sa loob ng iyong bahay dahil nakabukas ang iyong pinto, sabi ng mga Arabo, close the door that brings in the draft. In other words, kung may mga tao na sa nasuri mo na talagang hindi ikaw ang mali sila, iwasan na lang. Laging sila ang nagdadala ng conflict sa buhay mo, iwasan. Huwag na lang silang isali sa buhay mo. Huwag mo silang isali sa iyong mga plano. Don't make your world around them. In other words, iwasan, layuan. Tinuturo rin naman sa scripture, resist the devil, he will flee from you. Huwag kang makipagmabutihan. Putulin ng mga relasyon. At nasa ganon, mawala yung conflict. Kumisan, mahirap-hirap kung kamag-anak mo. Pero anong gagawin mo? Makikipag-close ka lagi sa kamag-anak mo. Gulo rin naman at gulo ang ending. Lumayo na lang. Kahit malapit siya, physically, ilayo mo na lang yung loob. Para hindi ka laging nagugulo. Kaya po sa mga nanggugulo, to the offender, ano po ang sasabihin ng scripture sa atin? Stop! Lagi ba kayo nanggugulo? Laging lumilikha ng mga alingas-ngas, mga chismis, mga balibalita? Stop! And to the offended, avoid. Avoid the source of conflict. Pati nga yung mga misyonero, ang bilin sa Bible, pag hindi kayo pinakinggan sa isang bayan, hindi umalis kayo. Ipagpag nyo ang inyong paa, iwan yung alikabok nun, at pumunta kayo kung saan kayo tinatanggap. Huwag niyo ipagsiksikan ang inyong sarili doon sa ayaw sa inyo. And of course, a nobler kind of attitude is to forgive. To forgive people. But forgiveness doesn't mean finorgive kita, papayagan na uli kita na gawin lahat ang destruction na ginagawa mo sa aking buhay. Pwede sabihin natin, I forgive you, hindi na kita sisingilin sa mga utang mo sa akin. I forgive you, hindi na kita pahihirapan at parurusahan sa ginawa mo sa akin. Pero, hindi na naman kita siguro bibigyan dapat ng complete access to my life para guluhin mo uli. In other words, sige na, alis na lahat ng mga negative, zero reading na tayo uli, pero huwag ka na lang umasa na makikiklose na naman ako sa'yo. Kasi para maulit na naman, will you allow the same serpent sting you twice? Kaya importante po na maging wise. Sabi, be innocent as doves, but be wise as serpents. A forgiving person is above and beyond conflict. Kung meron po talaga mga imposibleng tao, hindi tablan ng reasoning, hindi tablan ng kahihiyan, ang atin na lang pong defense laban sa kanila is to forgive them. Because when you forgive them, they don't hurt you anymore. Kasi makikipagtalo ka, hindi ka naman manalo at ayaw makinig. Makikipaglaban ka, hindi naman matatapos kasi lalaban lang ng lalaban. I-forgive mo na lang, natapos ang kwento. Para pong ganito, eh, merong may utang sa'yo, ayaw magbayad, sinisigil mo, ayaw magbayad, ikaw pa yung inaaway, edi patawarin mo na lang nang matapos. So, edi lugi naman ho ako, nagpautang na ako eh. Pero nagpautang ka, tapos hindi ka binabayaran, habol ka ng habol, di ba dobling beses ka na lugi? Nung una yung nagpautang ka, at pangalawa nung nagpapagod ka magsingil, di ka naman makasingil. So, kung nalugi tayo, minsan na lang yung nagpautang ka, sa sinigilan mo na, pinatawad mo na, edi hindi ka na nalugi nung pangalawa na naghahabol ka. Mahirap magpatawad. Totoo. Pero lalong mahirap di magpatawad. Pareho lang namang mahirap. Yung isa, nasa panig ka pa ng Diyos. Bida ka pa. Nagpatawad ka. Siguro yun lang ipanalangin natin. Magpatawad. Maraming mga utang ang tao, hindi na natin masisingil pa. Kasi una, tapos na. Pangalawa, baka naman wala silang kakayahan magbayad. At pangatlo, marami pang utang, hindi pwedeng bayaran. Mabuti nga yung utang na pera, pwedeng bayaran pag may pera na. Mabuti nga yung utang na electric pa na hiniram, ibalik ang electric pa, nabayaran na. Pero maraming utang ang kapwa sa atin, na minsan kang nautangan, mabaligtad man ang mundo, di ka makasisingil. Anong dapat natin gawin doon? Ipatawad na lang, ipasa Diyos, nang pumayapa ang ating buhay.
At kung gusto pa nating lalong maging kaakit-akit ang ating espiritu sa Diyos, love, try. Because love covers many errors. Sabi ni iba, I cannot love. Or at least, if you cannot love, forgive. Pwede tayong pumili ng dalawa. Forgive lang without the love or forgive with the love. Pareho namang tama. Mas maganda yung isa. Pero kung hindi mo magawa ngayon, di wag. But at least, forgive. Sabi nga sa 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Ang hirap-hirap umibig. Lalo sa hindi ka ibig-ibig. Agree po ba kayo? Amen. Pero mas mahirap masuklam. Nakakapagod magmahal, pero mas nakakapagod magalit. Nakakapagod na magpatawad, pero mas nakakapagod mamilit maningil sa hindi naman gusto magbayad. So, maging marunong tayo. Dahil gawin na lang kung ano yung higit lalong mabuti. Ano po ba ang mga conflicts ng buhay natin? Conflict sa office mate. Wala namang kwenta yun eh, kasi pag wala ka na sa office, wala na rin siya. So, may mga conflict na mas mahirap, like conflict sa asawa. Diba? Hindi kayo magkasundo, gustong-gusto mo, loving siya, romantic, eh, manhid. Eh, pasensya kayo, pinakasalan nyo yan eh. Diba? Kaya nga dapat nag-iisip ka bago ka nagpapakasal. Because marriage is acceptance. Ano ngayon at matapos mong tanggap-tanggapin, ayaw mo na sa kanya dahil nabibigo ka. Ano ba yun? Bigay bawi. Parang kaning isusubo. Iluluwa pag napasok. Maraming mga tao siguro ang parusa sa kanila ng Milky Way, binigyan sila ng asawa na nakaka-frustrate. Kasi ang alam ko, sabi ng matatanda, although this is a biblical truth, pag daw mabuti kang anak, binibigyan ka ng magaling na asawa. At maraming totoo. So titingnan natin, mabuti ba akong anak? Ang buti ko, sabi mo. Eh, bakit ganyan? Diba? Dapat tinitingnan po natin eh. Maka-Diyos ako. Kung maka-Diyos ka, bakit ang gulo-gulo ng buhay mo? Maka-Diyos ako, makitungo, mabait ako. Mabait ka pala, bakit lahat nagagalit sa'yo? Dapat gumising ka, maruha. Yung yug-yugin mo ang iyong sarili, bakit ba ako naniniwala na tama ako, mabuti ako? Bakit ang ending, ang dami-dami kong kaaway? Pinakamalaking takip sa buong mundo. Ano po bang size ng pinakamalaking takip sa buong mundo? Takip ng katotohanan? Akala nyo isang bundok, isang building? No. Maliit na takip lang. Takpan lang ang inyong mata. Wala na kayong nakikita. At ano yung maliit na yon? Yung ating self-delusions. Yung mga kasinungalingan tungkol sa ating sarili na pinag-aralan na nating tanggapin at ngayon gustong-gusto na nating tanggapin. At ano yon? Na tayo'y laging tama. Na tayo'y laging mabuti, at ang lahat ng ating kaaway, yun ang devil incarnate. Eh ano kayo? Anghel na bumaba sa lupa. Diba? Premyo ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ganun ba kayo? Are you God's reward and gift wherever you go? That you brighten up a room when you get in? Ganun ba illusions natin tungkol sa ating sarili? Pag may conflict, as I said, most of the time, may kasalanan tayo. So magbilang-bilang kayo, out of 100 people, lubang pasa sa dalawa o tatlo yung ka-conflict nyo, aba, tumigil kayong maniwala na lagi kayong tama. Mag-isip. Tayo manalangin, at gusto ko manalangin tayo ng mataimpin. Ilapit natin ang ating mga sarili. Huwag nyo munang ilapit yung iba na mga kalaban nyo na sila ay makaisip, maging tama ang pag-iisip nila. Ang isipin natin, sarili natin. Ano bang pwedeng mali sa akin? Pag marami ako lagi nakakaaway, siguro naman ako na itong may kasalanan. Manalangin tayo ng matahimtim. Panginoong Diyos, kayo na Diyos ng katotohanan. Kayo na Diyos ng liwanag. Kayo na Diyos ng kabutihan. Tulungan niyo po kami makita ang aming sarili. Tulungan niyo po kami makita ang totoo tungkol sa amin. Tulungan niyo po kami makita ang mga kapintasan, kamalian namin. Palayain niyo po, Panginoon, ng mga tao na dinadaya ng masasamang espiritu. Na matapos silang patuloy na gumawa ng makamalian, ay maniwala pang sila yung mabuti. Lord, let your truth liberate us. Teach us.
At sa mga kapatiran at mga nakikinig ng mensahe mo, Panginoon, na may mga conflicts with people, ipakituro niyo nga po sa amin kung anong pananagutan namin sa conflict na yon. Kung gaano kalaki ang aming kamalian. At liban na lang na ang inyong katotohanan ang tunay na magsabi sa amin na totoo ang hindi kami yung may mali. Na paminsan-minsan lang naman nangyayari ito at kadalasan ay may kamalian din kami. Kung dumating ang ganito mga pagkakataon, ituro mo sa amin, Panginoon, ng pinakatamang attitude. Magpatawad o umiwas sa mga nagiging kaguluhan sa aming buhay. Give us wisdom. Lahat po kami, Lord, ang aming inaasama, payapang buhay. Tahimik na pamumuhay. Ipakita nyo nga sa amin kung gaano kalaki yung participation namin sa panggugulo namin ng sarili naming buhay. Kadalasan hindi namin to alam. So we prayed, Lord, at the beginning, and we pray again, please unmask the work of the devil. Expose to us, O Lord, by your truth, all the deceptions of the evil one. At nawa, Panginoon, yung inyong kabutihan maghanap sa aming buhay. Mga conflicts, magkaroon ng kapayapaan. At nasa ganun, Father, we will have the joy, and we can be productive, and we can enjoy your presence. We can reflect your glory and we can enjoy your peace. Mangusap po kayo sa amin. Patuloy tayong manalangin ng matahimik. Sariwain natin ang mga conflicts na sinuot natin sa buhay at hilingin natin sa Panginoon ipakita ang ating mga pananagutan. Hindi na para ipakita pa yung paano natin sisisihin ang kapwa. Makita natin kung ano ang participation natin sa mga conflict na yun. And ask the Lord, remember it all began with reflection. There's got to be reflection. Realization. There's got to be repentance. Resolution. There's got to be an effort to return. Then there will be restoration and rejoicing. No problem is too difficult for God. There are people we have to be restored with. And probably there are a few that we simply have to avoid. Ask the Lord for wisdom, what to do. Be with the Lord for a while.